Hi guys, good day sa inyo. Welcome to my channel. So today, ang lesson natin is all about solving trigonometric equations. So ano nga ba itong solving trigonometric equations? So same lang din naman siya in solving different types of other types of equations. So kung gumagamit tayo sa other types of equations ng factoring, ng special products, or simplifying para makuha natin yung values of x or the unknown kung nagtatranspose tayo or nagdi-divide tayo, anong paliman doon sa mga yun. The same lang din ang meron dito sa trigonometric equation. In solving trigonometric equations, pwede pa rin siyang i-apply. Okay, parehas lang sila pwede i-apply. So, ano yung difference? Si trigonometric equations, meron lang siyang involvement ng circular functions. Ano yung mga functions na involved sa kanya? So, yung sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cosecant. Doon lang may ikot yun. No? So, meron lang silang ganun. Pero, since same lang din sila ng process ng sa other type of equations, so, same lang kayo ng process. So, sa trigonometric equations, tinitreat lang natin yung circular functions as a variable or unknown. And then, we proceed as the same solution, the same solution process. So, ganun lang din siya. So, para at least mas mabilis natin maintindihan, proceed tayo dito sa example ko. So, for example number 1, solve the equation 3 sine x minus 2 is equal to 5 sine x minus 1. Since, kung according nga sa akin kanina, na sinabi ko nga sa inyo, na ang function ay itong mga circular functions na to is we treated this as a variable. So since ito ay variable at kung mapapansin natin is nasa first degree lahat ng variable na makikita natin dyan or lahat ng function na nandyan makikita natin. So therefore, pwede nating i-treat to as a linear equation. Same lang din process. Paano ba tayo nagsasolve ng isang linear equation? Linalagay natin lahat ng variables sa left side and then lahat ng constant sa right side. And then we simplify the equation at the end of the computation, dapat x lang na sa left side tapos lahat ng answer natin na sa right side. So same lang din ang gagawin natin dito. Same application lang din. So since meron tayong 5x dito sa right side, which is this treated as a variable, take note ha, same lang din sila ng process ng simplifying equations. So, dapat same variables lang pwede natin i-combine. So, in terms sa trigonometric equations, if ever na magkaiba sila ng function, okay? Kasi di ba anim yung unknown, anim yung possible na pwede natin gamitin as variables. Yung anim na circular function. So, if ever na magkakaiba sila, kailangan kayong humanap ng way using identities to convert para at least the same sila lahat. And then, bago mo i-combine. Hindi ka pwede mag-combine nang hindi sila the same. Okay? So, since ito ay same silang dalawa. Ayan, same silang dalawa. At ito ay nasa right side. Ilipat natin siya by transposition method. Na-transpose natin. Usually, ang talagang normal na ginagamit is addition property under property of equality. Shortcut lang yung nagtatranspose. So, yun naman ang common na ginagamit natin. So, gamitin na lang natin. And then, meron tayong constant dito na negative 2, which is, lipat natin siya sa right side. Kasi nga, di ba, since linear to, dilipat natin lahat ng variable sa left side, then lahat ng constant sa right side. So this will become 3 sine x. From positive, that will become negative. Negative 5 sine x is equal to negative 2. This will become positive 2 minus 1. So, 3 sine x minus 5 sine x, that is, same lang rin tayo ng rules ng subtraction and addition ng performing variables, di ba? Since same yung constant nila, di ba, we combine the constant, then copy the variable. So, same lang din dito. Combine natin or perform natin yung operation. 3 minus 5, that is negative 2, then copy the variable, which is sine x. This is equal to 2 minus 1, that is positive 1. Divide both sides by negative 2, that will become sine x is equal to
negative 1/2. So, di ba, based dun sa previous lesson natin about circular functions, ang piniperform nating operation dito, or therefore, yung unknown dito is the theta. Ma, ibig sabihin, meron tayong certain theta, ibibigay niyang answer is the coordinates. Laging ganun, di ba? Yun nga yung sa circular functions natin. Kung kayo bago lang dito sa channel ko, meron akong video about circular functions. Panorin nyo yun na, ayun nga, diniscuss natin doon na kung paano nakuha itong mga value, paano yung nakuha yung mga value. So, kung kayo naman na hindi nyo kabisado, di ba nga sinabi ko doon, at least yung tatlong special angles, yung coordinates ng tatlong special angles, kabisado. And then, para makuha lang naman yung other sides, or the other angles dun sa unit circle, is apply lang natin ng reference angle. So, ganun ulit. Meron din akong video about reference angle. So, panorin nyo na lang din yun. About introductions, nandun yun. So, paano nga ba yun? Kasi hindi natin alam, wala tayong values for, meron tayong certain values for negative 1/2. Pero mahirap siya i-determine kung hindi natin kabisado si unit circle. Right? Which is, under unit circle nga kasi, or di nga sa akin, if ever hindi nyo kabisado, di at least yung tatlo. Ano ba yung tatlo tinutukoy ko? 30 degrees, 45 degrees, and then 60 degrees. Yung mga coordinates niyan, at least kabisado natin. So, since sine theta represent y coordinates. Ah, y coordinates na tinutukoy niya. We're in. Nandito yun sa, dito sa, since ito lang yung pinakakabisado ko, under first quadrant. Under first quadrant, ang ordered first natin is both positive. So, hindi tayo mabibigyan ng negative 1/2. Ang makukuha natin is, at sine theta is equal to positive 1/2. Ah, pero, pwede natin makuha, yung makukuha nating theta dito, by using reference angle, makukuha natin kung ano yung angle na mayroong answer na negative 1/2. So, nasan ba yung negative 1/2 na yan? Di ba? Ang ordered pairs natin dito ay dito sa positive, sa quadrant 2, that is negative, positive. Quadrant 3, that is both negative. Sa quadrant 4, that is positive, negative. So, since sine theta represents y coordinates, titingnan natin yung y coordinates na may negative, which is from quadrant 4 and quadrant 3. Nandoon yung 30 negative 1/2. Okay? Using reference angle, di malolocate natin yun. Paano mong gagamitin? So, dito sa fourth quadrant, using reference angle, nandito, at reference angle natin, which is, kung ano yung equivalent angle nitong 1/2, yun yung magiging reference angle natin, papunta dyan, nandiyan yung bibigyan ka ng y-coordinates na negative 1/2. And then, dito, ganyan, meron ka rin, mabibigyan din tayo ng isang coordinates na negative 1/2, ng y-coordinates na negative 1/2, which is, ang kailangan lang natin alamin, ano yung equivalent nun. So, dun sa tatlong pinapakabisado ko, ano ba dun yung merong values, okay, na negative 1/2, which is, it satisfy at 30 degrees. So, tingnan natin at 30 degrees. So, therefore, meron tayong dalawa laging answer. So, therefore, example natin. Let's say, for quadrant number 3. Paano natin kukunin? Ano nga ba performance natin ng reference angle under para makuha yung nandito sa quadrant 3? Para makuha natin dyan. Which is, since kasi di ba reference angle, nandito lang tayo sa x-axis. Yan, nandito lang tayo sa x-axis, yung initial side natin, then papunta tayo dito sa terminal side natin, which is 30 degrees. Ayan. So, mula dito, hanggang dito, that is 80 degrees. Tama? 180 degrees, rather. Ayan, 180 degrees. And then, kailangan papunta dito. So, therefore, ang magiging equation natin for operation natin for x sub 1, which is 180 degrees plus 30 degrees gives us 210 degrees.
So kung ang answer mo ay gusto mo i-perform into radians, ito kasi not naka-degree form, parehas lang rin naman yun. That is, 180 degrees is equivalent to phi. 30 degrees is equivalent to phi over 6. So that is, since phi to ang denominator niyan, your whole number to, ang denominator niyan is 1. So therefore, ang LCD natin is 6. 6 divided by 1 times phi, that is 6 phi, plus phi gives us 7 phi over 6. So, alin man dyan? Alin man dyan sa dalawa, accepted for x sub 1. How about x sub 2? Okay. Dito, pabalik naman ang rotations natin. Since pabalik ang rotations natin, ang isang buo natin, 360. 360 degrees. Pababa tayo. So, therefore, magsusubtract tayo ng 30 degrees, which is ang reference angle natin, 30 degrees. Ayan. So, that is 330 degrees. If degree yung answer natin, kung naka-radian tayo, that is 2 pi minus pi over 6. Since wala kasi nakalagay dito sa problem natin kung express your answer into radians or into degrees. Eh. So, at least dalawa ang a-accept natin. So, at least, ano yun dyan? So, this is 6. 6, this is whole number, so therefore, ang denominator nito is 1. Ma? So, 6 divided by 1, that is 6 times 2, that is 12 pi minus 6 divided by 6, that is 6 times pi, that is 1 times pi, that is pi, is equal to 11 pi over 6. Okay? O, alin man dyan, pwedeng accept na answer. So, yan na ba yung final answer? Take note, in solving trigonometric equations, laging meron kang infinite set of answers. Bakit? Umiikit ka lang naman doon sa unicircle, yung bibigay niya sa inyo certain coordinates. So, as long as nagro-rotate ka sa unicircle, bibigyan ka niya ng infinite set of angles, which is the same yung solution ng infinite set angles na yun. Kasi, eto, etong location na to, bibigyan ako ng coordinates niya, ng y-coordinates niya na negative 1/2. Pag nag-rotate ako ng isa pang bool rotations, bibigyan ako ng another angle, which is ang answer ay the same as negative 1/2. Nag-rotate ulit ako na nag-rotate, ganun pa rin ang mangyayari using coterminal angles ay merong accepted. So, paano gagawin doon kapag ganun? Paano natin i-express yung final answer kung infinite siya? Infinite yung answers natin. Take note, applicable lang to kapag yung certain problem, walang dinictate na limitations. Okay? Walang binigay na limit for certain value of x. Let's say, walang nakalagay na x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2 pi. Or, walang nakalagay na from 0 to 2 pi. Walang nakalagay na ganyan. So, kung walang nakalagay na ganyan, edi kailangan mong i-accept yung other rotations. Pero kung may nakalagay na ganyan, eh di final answer nyo na to. Kasi hindi mo na i-accept yung other rotations kasi meron kang certain condition. Since walang condition or limitations na binigay dun sa certain problem, hindi yan ang final answer nyo. Magiging final answer nyo is i-consider nyo yung other rotations such as, so therefore this is for, ang kung let's say ang sagot mo is naka-radian, so therefore 7 pi over 6, plus 2 and pi. 2 and pi. This n. Bakit? Bakit may 2 and pi? Para sa yung 2 and? 2, yung 2 pi is 360 degrees and n is the number of rotations. Pertaining siya sa number of rotations. Any integer or any number. Any whole number pwede natin substitute. Eh, kasi kung nag-pull positive rotation siya or pull negative rotation siya, magbibigay yun ng another set of answer. Okay? For x sub 2, ganun lang rin, x sub 2 is equal to 11 pi over 6 plus 2n pi. Kung naka-radian yung answer nyo. Okay? Kung naka-degree yung answer nyo, so therefore, x sub 1 is equal to 210 degrees plus 360 degrees n, x sub 2, that is 330 degrees, plus 360
So that ends our app. For example number one, ganun lang siya. Simplify mo lang, din i-accept mo. As long as wala siyang limitations, hindi pwedeng ito yung final answer natin, dapat magpa-plus ka ng 2 and 5 kung radiant yung answer mo. Kung naka-degree ka naman, di plus 360 degrees in. So, for example number 1 yan. How about example number 2? Same way pa rin, pero tingnan nyo. Ito nga yung sinasabi ko, meron siyang certain condition or limitation. So, hindi na tayo maglalagay ng plus 2 and 5. Okay, or plus 360 and. And tayo dyan. So, kung mapapansin ninyo, may squared. Tama, merong naka-squared sa kawala. So, therefore, pwede natin consider to na ang paka na equation natin is a quadratic. Quadratic equation. So, pwede natin siyang by factoring method. Kung hindi natin ma-factor out, hindi gagamit tayo na quadratic formula. Okay, kung ganun lang din, yung sinasabi sa inyo, kung na-apply natin siya sa kung yung mga ways ng solving natin sa other type of equations, pwede pa rin natin i-apply dito. Okay? So, eh sir, medyo maraming letter. Kasi usually naman sa other type of equations, isang letter lang eh. Kaya nalilito tayo, di ba? Eh dito, apat na. Eh kung nalilito ka, di pwede ka naman mag-let. Take note ha, pwede mo gamitin tong let unless pare-pareho sila ng variable, ng functions. Kung merong naiiba sa kanila, kailangan mo gawa ng way para maging pareho sila using identities para nasa iisang function sila bago ka mag-let. So, since iisang function yan, nakasign tayo, so, let's sign x, isip ka ng any letter sa alphabet, wag lang gamitin yung x. Diba? Marami naman tayong letter. So, let's say, una, gamitin natin yung pinakaunang letter, which is A. So, sine x is equal to A. Meaning, palitan natin yung letra. Kung apat yan, di palitan natin. So, this is 2. Since squared yan, so therefore, this is 2A squared minus 3A plus 1 is equal to 0. So, dito, medyo mas ano na siya. Hindi na trigonometric. Hindi na apat yung letra. O, isa na lang. Kaya nga, sabi sa inyo, pwede natin i-treat to as ang treatment natin dito in solving trigonometric equations ay variable. Okay? Kung nalilito ka, hindi mag-let ka. Pero same lang din. Since ito naman ay naka-an na, try natin i-factor. Factor ng first term, which is 2a times a. Factor ng last term, this is 1 times 1. Sign ng second term, which is negative. Positive to, so therefore, this is both negative. Okay? Pag in-add mo yun, tama, 2a plus a, that is 3a. Gives us negative 3a. Tama? So, since may factor siya, ayan yung factor niya. Kung, ayan, since na-factor out mo na, naka isang function na yan, hindi na, I mean, nasa first degree na yan, pwede mo na ibalik si sine. So, pwede na natin ibalik si sine. 2 sine x minus 1 is times sine x minus 1 is equal to 0. Okay? Take note ha, kung kaya mo na i-factor out, pwede ka na dito. Mas convenient sa iyo. Kung hindi ka nahihirapan kang i-distinguish siya, hindi mag-let ka. Okay? So, ito yung long method eh. Pwede kang mag-let, pwede kang hindi. Okay? At as long as tama yung way ng pag-factor mo. Okay? Or pag-substitute mo. So, proceed na tayo. So, therefore, meron tayong 2 sine x minus 1 is equal to 0. And then, sine x minus 1 is equal to 0. So, solve natin isa-isa. Let's say for 2 sine x minus 1 is equal to 0 gives us 2 sine x. Transpose natin to, that will become positive 1. Divide both sides by 2. So, therefore, sine x is equal to 1 half, which is, madaling identify yan kasi nandiyan yan. Sine is representing y coordinate, so therefore, nandun siya sa first quadrant. Tama? Therefore, nasa first quadrant to, yung negative, yung positive 1 half. Kasi positive, ano yan, nasa, ang coordinates lang naman natin, di ba, for first quadrant,
is both positive since y sine is y coordinate. So nandun siya sa first quadrant yung 1/2, saka nandun siya sa this is negative positive, nasa quadrant 2. Wala siya sa quadrant 3, both negative yung 3 and 4, di ba? So, therefore, since nasa first quadrant siya, at alam yun nga yung pinapakabisado ko sa inyo sa unicircle, nasa, na isa-size siya doon, which is, nakuha na nga natin yun, therefore, x sub 1 natin is, gawa natin yung kanina doon sa, ano natin, first example natin, that is 30 degrees. Tama? So, it will serve the reference angle para makuha natin yung nasa second degree, nasa quadrant 2. Pag ganun siya. Taas. So, kung 180 ang isang buo, therefore, para makuha natin yan, therefore, that is x sub 2 is, this is 180 degrees minus 30 degrees, and that is 150 degrees. Okay? Or, kung dito, kung naka-region ka, this is 5 over 6, and then this is 5 pi over 6. Yan ay para dun lang sa 2 sine x minus 1. Eh, meron pa tayong isa. So, 4 sine x minus 1 is equal to 0. So, transpose lang natin yung negative 1 dun. So, it gives us sine is equal to positive 1. Wherein, take note ha, kung positive 1, negative 1, or 0 yung answer natin, lagi yun located doon sa for sine and cosine, laging located yun dun sa mismong x-axis and y-axis natin. Ibig sabihin, ang tinutukoy nating angle dyan is a quadrant angle. Isa dun sa apat. Let's say kung nandito yung unicircle mo, isa dun sa apat na point na yun. Let's say this, para dito, this is 1 and 0. Tama? Para dun sa y-axis, this is 0 and 1. Dito, this is negative 1 and 0. And this is 1 and negative, 0 and negative 1. O, hanapin natin yung positive 1 dyan. Nandito, di ba, yung y-coordinates na may positive 1. Ito yun. Which is, ano nga ba angle na nandito? Under quadrant na to. Which is, that is, so since x sub, this is x sub 3 natin, therefore, x sub 3 natin is 90 degrees or pi over 2. Okay? Since, ito may condition tayo, so hindi na natin kailangan consider yung other rotations. May condition tayo na x is from 0 to 2 pi lang. So, ano yun? Therefore, that is x sub 1 is pi over 6, x sub 2, that is 5 pi over 6, and x sub 3, that is pi over 2. Yan. And then, kung naka-degree yung answer nyo, the x sub 1 is equal to 30 degrees, x sub 2 is 150 degrees, and x sub 3, that is 90 degrees. So, alin man dyan sa mga yan? Yan yung magiging answer natin. It means, alin man dyan, substitute natin doon, magiging correct yung solution. Okay? So, ganun lang kadali mag-solve ng ano ng trigonometric equations. Okay? Again, parehas lang siya. Huwag natin masyado, minsan nahihirapan tayo kasi parang ang isip natin naka-trigonometry tayo. Sipin nyo parehas lang yan. Nagsusolve lang rin kayo ng equations. Normal equations. Other types of equations, ganun lang din ang process natin sa trigonometry. Nangyari lang, meron lang ibang letters. Okay? Which is, meron siyang presence ng circular functions. Okay? That ends for trigonometry equations. I hope may natutunan kayo. Thank you for watching. Bye-bye.